pagod na pagod si Ninyo, ano? Oo. Eh, kasi naman walang ginawa kundi maglaro. Masaya naman, hindi ba? Oo. At, eh, salamat, ha. Alam ko na bonding time yung dalawa, pero sinama niyo ako. Paano? Kwit sa tayo, ha? Pinagtanggol mo naman siya, eh. Sige, mauna na ako. Sige, ingat ka. Siya nga pala. Nay, puno ang biyahe bukas, kaya sa isang araw na tayo makakaalis. Eh, pero, di ba, mas okay na rin na nag-e-empake tayo ng mas maaga. Saka, excited na rin akong makauwi sa inyo, eh. Maganda ba doon? Oo, maganda mga tanawin doon. Saka, presko ang hangin kasi malapit ang bayan namin sa dagat. Saka, isa pa, hindi kalbo yung mga bundok. Talaga? Mas maganda pa sa Punta Vedra? Hindi naman nagkakalayo. Eh, di, okay. Hindi pala ako mahihirapan na mag-adjust doon. Pero, Nay, ah, sa Punta Vedra may kuryente. Sa amin, ilang bahay lang may kuryente. Oo nga ho, eh. Doon lang kaya kami sa tatlong bahay nyo nakikinot at sa bintana pa. Buti kung may maaabutan ka pa, siksika ng mga bata doon. Talaga? O, eh, pag wala kayong mapanooran, ano ginagawa nyo? Naglalaro. Ayan, si Paola madalas sa papagalitan ng nanay namin dahil kung saan sa nakakarating para lang makapaglaro. Patintero, naku, taguan, Chinese garter, kung ano-ano pa. Teka, champion yata ako dyan eh. siguro no. Minsan naisip nyo na sana hindi na lang kayo lumuwas ng Maynila. Simula nung namatay ang nanay, gusto namin na mabuo yung pamilya namin kaya kami lumuwas dito. Namin alam na lalo lang pala kami magkakahiwa-hiwalay. O siya, tama na yan. Drama-drama na yan. Ha? Di bale, pag-alis natin dito at pagbalik natin doon, babalik na rin sa dati ang buhay natin. Simple lang, tahimik. Malayo na sa kaguluhan dito sa Maynila. I'm sorry. Okay lang. Ano nga ulit yung sabihin mo? Okay lang pa mahiram ko sa Ninyo minsan sa bahay para matuwa naman si Mami sa akin. Lumamig ang ulo. Alam mo na. Sure. Of course. Sige. Mauna na ako.